Guys, number one, you're very, very lucky. Why? Networking is a very huge and greatest invention for me. Why? Guys, just imagine this. Kung hindi po kayo sasabay sa nangyari sa panahon ngayon, mapag-iiwanan kayo ng sobra. Just imagine Uber and Grab. Wala po silang taxi, pero sila may pinakamalaking income pagdating sa taxi. Just imagine Facebook. Wala po silang content, pero silang pinakamalakas na kumikita sa ganon. Just imagine Instagram. Ang Instagram, wala po silang mga pictures. Tao mismo ang nagsasend ng mga pictures, pero dun sila pinakamalaking kumikita. Just like what is happening right now. Ang networking, this will be a very huge business pagdating ng oras. Nangyari na po sa Philippines at unti-unti na pong nangyayari dito sa ating sa Europe. Kaya nakaka-excite po kasi yung isura nyo po, ganyan-ganyan kami po way back 10 years ago. Kukunti lang po ang mga naniniwala, ang iba hindi pa alam kung talagang lalaki or hindi. Pero sabi ko nga, you don't have any choice. Sumabay kayo or hindi, lalaki at lalaki ang AIM Global dito po sa Europe. Guys, with the commitment na ginagawa ng may-ari, sobra po nakaka-inspire. Actually, ako po nga mismo talagang gusto ko makarating dito for the reason na gusto ko makita gaano po sila kadedicated. Hindi naman po sa pag-ano, hindi ganun karami ang tao, pero yung gigil po nila, yung gusto nilang makatulong, sobra-sobra pong ganda. Kaya para sa akin, siguro for me, I'm doing this business for 10 years. And napakaganda nangyari sa akin kasi yung isa pong pinakagusto ko na magawa ko sa magulang ko, nagawa. Guys, ang lagi ko pong sinasabi sa Bicol or sa Philippines, if you're 18 years old and above, dapat tumigil ka na po manghingi ng pera sa magulang mo. It's about time na dapat ikaw nang nagbibigay sa magulang mo kasi simula bata tayo, magulang natin ang laging nagbibigay sa atin. And for me, it's about time na mas maganda kung tayo nang magbibigay sa kanila. And guys, marami po nagtatanong sa akin ano daw yung pinaka isang way bakit lagi po ako nagtatrabaho pa rin at nagsisipag. Number one, simple lang. High school ako, elementary ako, mayaman kami. High school ako, bumagsak negosyo ng parents ko. Naghiwalay sila. To cut the story short, nagkaroon po ako ng isang pangarap. Ang isang pangarap ko, sabi ko, gusto ko, mabawi ko ulit pangalan ng parents ko. Gusto ko, there will come a time na magiging proud ulit ang magulang ko sa pangalan nila kasi umaman ulit kami. And nung nakita ko po ang AIM Global, sobra po akong nagsipag kasi sabi ko, ito na yung way para umaman kami in a very short span of time. Graduate po ako ng computer engineer, hindi na po ako nag-apply ng work for the reason na gusto ko pong umaman. Just like you, bakit hindi po kayo nagtatrabaho sa Pilipinas? Kasi mas malaki po ang pwede niyong kitain dito sa abroad. And ako din, kaya ayaw ko maging empleyado kasi gusto ko umaman in a very short span of time. 2007, nung a-awardan po ang Millionaires Club, sabi ko, gustong-gusto ko yung part na yun kasi gusto ko pag a-awardan ako ng Millionaires Club, yung dalawang magulang ko nasa harapan po. Nakaupo po sila sa harapan na hindi po nila alam na i-invite ko sila pareho. Magugulat sila ng sobra kasi nung nag-aaral po ako, lagi lang po sila naiimbitahan sa principal office. This is the first time na mai-invite sila na yung anak nila, a-awardan. Sobra po ang na-excite dun kasi na-imagine ko na after po ako ma-awardan ng Millionaires Club, I'm going to invite my parents going to Baguio. Then after yun, pag-uwi namin ng ng Bicol, magkakabalikan na po silang dalawa. Then sabi ko, napakasarap alalahanin na mai-imagine ulit yung parents mo, yung family yung mabubuo. 2007, that was the year na a-awardan ako ng Millionaires Club. 2007, that is also the year na namatay mom ko. Bago ako ma-awardan ng Millionaires Club, nawala yung mom ko. Nagtanong ako kay God, sabi ko, Lord, bakit kailangan umabot pa ako sa ganitong panahon? Bakit hindi nyo malang inantay na kahit konting man lang sana na panahon dinagdag nyo sa kanya para man lang nakita niya yung success ko? Alam nyo guys, there will come a point in your life na magkakaroon tayo ng problema. There will come a point in your life na masyado kang maiiyak, luluhod nang hindi mo na alam bakit parang lahat ng problema sa mundo parang dala-dala mo. But the moment malaman mo kung ano yung sagot na yon, malaman mo kung bakit ginawa yun sa'yo, that's the time na papasalamatan mo yon. Then sa akin, nung tinanong ko, sabi ko, bakit kailangan itong mangyari at bakit kailangan ito ang gawin sa akin? Alam nyo sagot? Simple lang. Ano ba naman kung isang Joseph Lim ang nag-sacrifice? Ano ba naman kung ako yung pinaka nasaktan? Kung sa bawat taong kukwentuhan ko ng story ko, mai-inspire kayo at magigising kayo na kung buhay pa yung mga mahal nyo sa buhay, iparamdam nyo na po ngayon ang pagmamahal nyo sa kanila.
don't ever say na okay ka sa kinikita mo. Always ask your loved ones, okay ba sila sa buhay na binibigay mo? Kasi para po sa akin, guys, wala na pong ibang pinakamasarap na mangyari sa buhay natin, nagagawa natin kung ano talaga yung love natin gawin. Sabi ko nga, if this will be your last day, ito na yung pinakahuling araw mo sa mundong to, ano kaya gagawin nyo? Magtatrabaho pa ba kayo? Anong gagawin nyo? Normally, you're going to spend time with your loved ones. And just imagine kung ang buhay natin, everyday ang kasama natin, yung mga mahal natin sa buhay. Just imagine everyday nagagawa mo kung ano ang gusto mo. Kaya para sa akin, guys, siguro ang pinaka-last na message ko na lang po sa inyo. Number one, for you to become successful sa ganitong business, learn to have a glow of gratitude. Marunong pa ba tayo magpasalamat? Yes. Guys, may tanong ako sa inyo. Kung meron isang bata bibigyan ng candy, at sasabihin, bata, candy. Sabi ng bata, candy, 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 candy. Masarap po ba bigyan ulit yung bata? Okay, what if, second scenario, bata, candy. Sabi niya, ayoko niyan. Gusto ko chocolate, chocolate, chocolate. Masarap po ba bigyan ulit ng candy? What if ikaw yung batang yon? Binigyan ka ng dalawang mata para ma-appreciate mo yung mundong to. Binigyan ka ng oxygen para mag-sustain ang life mo. Binigyan ka ng napakalaking swimming pool na pwede mong tawaging dagat. Binigyan ka ng napakagandang playground na pwede mong tawaging bundok. Kailan ka ba talaga nagpasalamat? Or mas madalas mong banggitin, Lord, ba't hanggang ngayon ang downline ko isa lang? Lord, ba't hanggang ngayon hindi pa rin lumalaki grupo ko? Paano ka bibigyan ng marami kung ang dami nang binibigay sa'yo ni hindi ka pa marunong magpasalamat hanggang ngayon? Kaya for me, guys, before you ask anything, make it sure na sa dami ng binigay sa'yo, marunong ka magpasalamat. Second tip, learn to ask clearly. Sabi po sa Bible, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ibig sabihin, anything na hingiin mo, ibibigay. Kaya ayusin nyo po yung lumalabas sa bibig nyo, make it sure yung lumalabas sa bibig nyo, yun ang mga gusto nyo. Avoid to say pangit, masama, hindi mag... Sabihin nyo, maganda, gusto kong yumaman, gusto kong magkaroon ng mansion, gusto kong ma-reach yung mga dreams ko. Always do that. And third, law of association. Be careful kung sino ang mga kasama nyo. Kung gusto nyong yumaman, make it sure na meron kayong kaibigan na mas mayaman sa iyo. Make, sabi nga nila, lahat ng kailangan natin sa mundong to, andito na sa atin. Ang problema na lang sa atin, paano mo puputulin yung mga hindi mo na kailangan. And last, para po sa akin, guys, para ang pinaka gusto ko lang sabihin sa inyo, sisiguraduhin ko po sa inyo na ang AIM Global sobra pong lalaki dito. Bakit? Ako po mismo na i-inspire. Doing AIM Global for 10 years, ang total ko pong kinita, aabot na po ako ng halos 200 million pesos. Guys, nakakapag-travel ako ng iba't ibang bansa, kahit saan ko gustong pumunta, nagagawa ko. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, tandaan nyo po itong nakatayo sa harapan nyo. I will be the first distributor ng AIM Global na magiging billionaires club. Kaya para po sa akin, guys, may nagtatanong bakit hindi pa daw ako nagpapahinga. Ba't ako magpapahinga? I'm already happy with my life. Masaya ako sa buhay ko, contento ako sa love life ko, contento ako sa nabibigay kong time sa family ko. Wala na akong ibang kailangan pang gustong gawin. Kung nagkakaroon mo ako ng goal, kasi para na lang meron gawin. Kung meron mo akong goal, isa na lang. Gusto ko kung ano man nararamdaman namin, kung ano man nararanasan ko, kung ano man ang nakikita, kung ano man ang buhay ko. Gusto ko darating ang time, kami mismo ang makakatulong sa inyo para marating nyo rin yung mga narating namin. Guys, magtiwala kayo sa sarili nyo. You're great. You're pogi. You're beautiful. Kasi hindi ka gagawin sa mundong to kung hindi ka magaling. Nawalan ka lang siguro ng tiwala sa sarili mo. Bumaba lang siguro pangarap mo. Huwag kang mag-alala. Nandito kami sa harapan nyo. Uulit-ulitin namin sa inyo. Mas pwede pa po kayong yumaman kung ano pa po ang nangyayari sa inyo ngayon. Guys, last na lang, this is one of my favorite part. Okay lang po ba pagbigyan nyo ako? Yes. Gusto nyo po ba talagang yumaman? Yes. Hindi ko po maramdaman. Gusto nyo po ba talagang yumaman? Yes. Okay guys, just imagine this. Meron po akong isang Indian mango sa harapan ko. Nakikita nyo po ba? Yes.
Okay, imagine niyo yung Indian mango, nagi-green green at nagi-yellow yellow. Okay, babalatan ko po sa harapan nyo. Kukunin ko po yung isang pisngi. Ayan na po yung Indian mango, nagi-green green, nagi-yellow yellow sa harapan nyo. Kukuha lang po akong isang kutsara ng bagoong. Ilalagay ko po sa ibabaw ng Indian mango yung bagoong. Yung Indian mango nagi-green green, nagi-yellow yellow. Kita nyo po? Sa ibabaw niya may bagoong. Ayun, tumutulo-tulo pa yung oil. Nakikita nyo po? Kakainin ko lang yung Indian mango. Naramdaman nyo po ba yung asim? Hanggang ngayon po ba nasa ngala-ngala nyo yung bagoong? Tanong, meron ba akong Indian mango? Meron ba akong bagoong? Bakit nyo naramdaman? That is the beauty of life. You don't need something to be physically present para nyo maramdaman. Wala pa akong Indian mango, wala pa akong bagoong, pero halos naramdaman nyo at nalasahan nyo po sila. Now, ano ang point ko, guys? Kung alam nyo sa sarili nyong yayaman ka, dapat ngayon pa lang ramdam na ramdam mo ng yayaman ka. Guys, kung mangangarap kayo, make it sure pag nangangarap kang aakyat ng stage, nakikita mo suot mo, naaamoy mo yung pabango mo, nakikita mo yung mga tao. Make it sure kung alam mong yayaman ka, kitang-kita mo sarili mong sumasakay ka na ng aeroplano at nagpapaalam ka na sa mga kasama mo at sinasabi mo, kung babalik man ako dito sa Europe, sisiguraduhin kong mamamasyal na lang ako at kasama ko na yung mga mahal ko sa buhay. Guys, don't ever limit yourself. Naniniwala ba kayong sky is the limit? Yes! Hindi po ako naniniwala dyan kasi meron pang universe. Kaya para po sa akin, huwag nyo pong hayaan yung limit ng ibang tao maging limit nyo kasi who knows? Malay mo, kayo ang susunod na Albert Einstein, kayo ang susunod na Mother Teresa. You can never tell kung anong pwede nyong ma-achieve. Again, this is Joseph Lim. Good morning and thank you po.